Simula Nobyembre 1, kailangan nang ilagay ng lahat ng employers sa British Columbia sa lahat ng public job postings nila ang sweldo na inaalok sa mga posisyong nais nilang punan sa ilalim ng Pay Transparency Act ng probinsya na isinabatas ngayon taon. Matagal na siguro natin kailangan to, lalo na marami ng kumpanya, hindi lang dito sa Canada, kundi lalo na sa ibang bansa sa Europa na mayroon ng ibang mga jurisdictions na may ganito ng batas. Magandang balita raw ito ayon kay Professor Nora Angeles, lalo na sa mga immigrants sa Canada, visible minorities at kababaihan. Pay gap na yan based on gender and racial identity or category. Matagal na rin nating alam yan. At yun ngang pay gap na to minsan ay nangyayari o napapanatili natin dahil mayroong tayong tinatawag na value ng secrecy sa bureaucracia. At yung pagiging sekreto ng ating mga pasahod, halimbawa, ay nagiging dahilan kung bakit lalong lumalaki yung pay gap na yan. Kasi nagagamit to sa negosasyon. Sa payag ng Finance Ministry ng probinsya, sa ilalim ng bagong batas, bawal nang magtanong ang prospective employers kung ano ang dating sweldo ng isang aplikante. Openly makakapag-negotiate na ang mga manggagawa para sa nakita nilang tamang pasahod o pasweldo para sa kanila dahil nakikita nila kung magkano yung tinatanggap ng kapwa nila empleyado na gumagawa nung kaparehong trabahong kanilang ginagawa. Ipinagbabawal na rin parusahan ang mga empleyadong naglalabas ng mga impormasyon tungkol sa sahod nila sa ibang katrabaho o sa publiko. Ayon sa BC Parliamentary Secretary for Gender Equality, maaaring makatulong ang bagong batas sa pagsara ng gender at newcomer pay gap sa BC. I just think that this is going to be a really fantastic opportunity, not only for job seekers, but also businesses to really highlight the offerings that they have for employees and to become employers of choice as BC moves towards full pay equity. Sa datos na inilabas ng Statistics Canada, mas mababa raw ng 17% ang sweldo ng mga babae sa BC kumpara sa mga lalaki. Pinaka-apektado raw ng di pantay sahod ang mga babaeng Indigenous, immigrant o visible minority. We also know that the pay gap is even increased in new arrivals to BC and Canada, new immigrants, and so we want to make sure that people are paid the same for the same job. Teresa Barrera, Omni News, Vancouver.